Sa video na to, makikita natin ang mga larawan ng mga bagay na tinatawag ng Vatican na mga first-class relics. Ito ay ang mga reliko na mula sa katawang lupa ng mga santo gaya ng buhok, puto, o kaya ay mga mummified remains. Sinasabing ang pagdasal, paghawak, o paghalik sa isang relic ay nakapagpapagaling ng karamdaman ng katawan at ng espiritu. Kaya taon-taon, maraming mga deboto ang nagsasagawa ng mga pilgrimages para makita itong mga nakatagong yaman ng simbahan. Si Mary Magdalene ay isa sa mga masugid na tagasunod ni Jesus at siya rin ang unang taong pumasok sa libingan ni Kristo matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Ayon sa mga alamat, siya ay nagpunta sa Provence sa France kasama ng iba pang mga Kristiyano at doon siya nanatili hanggang sa kanyang pagpanaw. Ang relikwaryo na ito na naglalaman ng bungo ni Magdalena ay natagpuan ng isang ekspedisyon sa southeastern France na pinunduhan ni Charles II ang hari ng Naples noong 1279. Mga buto naman ng paa ni Magdalena ay nakapaloob sa relikwaryo na ito na matatagpuan sa Basilica ng San Giovanni dei Fiorentini sa Roma. Si Saint Teresa ng Avila ay isang Carmelite na madre at visionary na ipinroklama ng Vatican bilang Doctor of the Church apat na raang taon makaraan ng kanyang kamatayan. Ang pangitain ni Santa Teresa kung saan siya nakaharap ng isang anghel ang naging inspirasyon ng rebultong inukit ni Bernini noong 1652. Ito ang relikwaryong nagtataglay ng aktwal na puso ni Santa Teresa na nasa museo ng Church of Annunciation. Ito naman ang larawan ng isa pang relikwaryo na naglalaman ng mga buto ng kamay ni Santa Teresa. Ang relic na ito ay ninakaw noong panahon ng Civil War noong 1937 at naibalik lamang noong 1975. Sa ngayon, ang relic ay iniingatan ng mga madre ng kumbento ng Nuestra Señora de la Merced sa Ronda, Espanya. Si Saint Stephen ay ang hari ng Hungary ang ginawang santo ni Pope Gregory VII dahil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa kanyang kaharian. Noong buksan ang libingan ni St. Stephen noong 1083, ang kanyang daw na kabaong ay nakitang puno ng mabangong tubig na kulay rosas. Ilan din mapaghimalang pagaling ang naganap noong araw na iyon. Ang kamay ng santo na tinawag na banal na kanang kamay ay makikita sa Basilica ni St. Stephen sa Budapest. Ang relic na ito ay naging pag-aari ng at least tatlong mga hari at nakaligtas sa Mongol invasion at sa lumaon sa mga pananakop ng mga Turko. Ito si St. Valentine. Ang larawan na ito ay nagpapakita kung ano ang kanyang itsura noong nabubuhay pa siya sa pamagitan ng isang facial reconstruction gamit ang kanyang bungo. Si Saint Valentine ay hinuli ng mga Romano dahil sa pagkakasal sa mga Kristiyano. At sa lumaon ay pinugutan ng ulo matapos subukan convert si Emperador Claudius II. Ang bungo ni Saint Valentine ay kasalukuyang nakalagak sa Basilica of Saint Mary sa Cosmedin, Italy, kung saan dinadayo ito ng mga hindi pa kinakasal ng mga magnobyo at magnobya para humingi ng kanyang basbas. Si St. Lawrence ay ang Archdeacon ng Roma sa panahon ni Pope Sixtus II at naging martir noong usigin ni Emperador Valerian ang mga Kristiyano ng Roma. Nahatula ng kamatayan si St. Lawrence matapos ipamigay ang mga yaman ng kanyang simbahan sa mga mahihirap sa halip na isuko ito sa mga Roman authorities.
Ang santo ay binitay sa pamamagitan ng pag-ihaw sa mga nagbabagang uling na siya rin naging dahilan kung bakit mukhang sunog ang ulong reliko na iniingatan ng Vatican. Kada taon tuwing August 10, nilalabas ng Vatican ang relic sa publiko upang i-venerate ang santo na siya rin patron ng mga kusinero at mga librarian. Si St. Antonin Padua ay kilala bilang patron ng mga nawawalang mga bagay. Nagiging kilala siya sa kanyang talento sa pangangaral at pagtuturo. Dahil sa kanyang husay sa pagsasalita at pagkuha ng atensyon ng mga nakikinig, pinapaniwalaang ang kanyang boses ay binayaan ng Diyos. Nanghukayin ang kalansay ni St. Antony noong 1263, natagpo ang hindi naagnas ang kanyang dila. Ang dila at buto ng panga ni St. Antony ay nakatago ngayon sa magkahiwalay na relikwaryo sa Italy. Si St. Francis Xavier, nakilala bilang ang apostol ng Indies, ay tinuturing na isa sa pinakamahusay na misyonero na may kukumpara kay Apostol San Pablo. Ang tagumpay ni St. Francis sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa Asia ay resulta ng kanyang tiyaga upang maalis ang language barrier sa pangangaral. Noong 1620, ang mga Romanong Jesuita ay humiling sa simbahan ng Goa, India, na padalhan sila ng reliko ng santo. Ang reliko na ito ay ang kaliwang kamay na nakadisplay ngayon sa Roma. Noong makalipas, ang labi ni St. Xavier ay madalas biktimahin ng mga magnanakaw ng mga reliko. May isang babae na kinagat ang daliri ng paa ng santo para maiwi ito. Ang iba naman ay lumulunok ng piraso ng laman ng bangkay upang laluraw madama ang kabanalan ng santo. Si St. Spiridon, ang obispo ng Trimitos, Cyprus, ay nakilala sa paggawa ng himala upang i-convert ang isang pagano sa Kristyanismo. Natagpo ang inkorap ang katawan ng santo noong inililipat ang bangkay sa ligtas na lugar upang makiiwas sa mga Muslim na sumasalakay sa isla ng Cyprus. Ang labi ng santo ay kasalukuyan nakapaloob sa dalawang pilak na kabaong sa Spiridon Church sa Corfu. Mayroong paniniwala na ang paghalik sa kabaong na ito ay himalang nakapagpapagaling ng sakit ng mga deboto. Ito si Sir Oliver Plunkett, ang huling katolikong martyr na namatay sa Ireland. Naakusan siya ng krimen at treason at dahil sa kanyang pagtanggi na iwan ang kanyang mga tagasunod, siya ay hinuli, nilitis at binitay. Si St. Oliver ay binitay sa paraan ng pag-drawing, hanging at quartering. Noong 1683, ang mga bahagi ng kanyang katawan ay hinukay at ang kanyang ulo ay napunta sa St. Peter's Church noong 1921. Ang ulo ng santo ay makikita ng mga mananampalataya sa loob ng isang matayog na gintong shrine sa loob ng St. Peter's Church sa Drogheda. Si St. Catherine ng Siena ay isang laywoman ng Dominican Order at isa ring mistiko na nakakakita ng maraming mga mapaghimalang pangitain kabilang na ang pagpapakasal niya kay Kristo. Itong painting na ito ni Giovanni Di Paolo ay nagpapakita ng pangitain ni Catherine kung saan inabutan ni Jesus ng singsing ang santa bilang simbolo ng kanilang pag-iisang dibdib. Ito ang altar sa Siena kung saan ang inkorap na ulo ni St. Catherine ay nakalagak ng may anim na siglo. Noong 1383, isang grupo ng mga deboto ang numakaw sa ulo ni Santa Catherine upang ibalik to sa Siena kung saan siya ay pinanganak. Ang kanyang katawan ay naiwan sa Roma. Ito ngayon ang bagong relikwaryo ng ulo ng santa sa loob ng Basilika ng Santo Domenico sa Siena. Si San Sebastian ay ang martir na nagsilbi bilang Praetorian Guard sa ilalim ng anti-Christian na emperador na si Diocletian habang kinukupkop ang kanyang mga kapwa Kristiyano. Nang malantad na miyembro ng nooy pinagbabawal na relihiyon,
pinarosahan ng emperador si San Sebastian sa pagtali sa isang puno at pinaulanan ng mga pana. Ang baon ng kanyang bungo ay pinadala sa Germany noong 934 AD at ngayon nasa isang ginto at pilak na relikwaryo na hinugos sa kanyang rebulto. Kada taon, sa kapistahan ng santo, ang baon ng bungo ni San Sebastian ay inilalabas sa relikwaryo para gamitin na kopita ng alak sa misa. At muli, hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood.